Welcome po dito sa ating YouTube channel. Today naman po, mga bossing, ang dami yung nagtatanong sa akin sa Messenger. Actually, sa Messenger. Kasi a few years ago, na-interview namin with Engineer Sunny Magtibay is si Joey Lapid. So marami nagtatanong sa akin kung meron ba ako ng 1169 or yung kanyang left nose na sweater. Yes, I do. Pero konti lang po talaga yung aking binibrid na yon. Kasi, to be honest, mga kaibigan po, ang bloodline po na ito ay hindi siya yung commercial type. Or physical looks niya po is not for the commercial type. Okay? Second, hindi po talaga ako sweater guy. Yan, nasabihin ko na po sa inyo, hindi po talaga ako sweater guy. Although, I have a few sweaters came from Mr. Joey Lapid, came from Mr. JC Dima Felix of Livestrong Game Farm, and meron din po akong isang sweater na tinatawag namin na hammer ni Sir Greg Arioso. Okay, basically these sweaters that I have, except for yung kay Sir JC, no, meron talaga siya lang looks that could pass yung commercial type of the breeding of the bloodline. Okay. So, kung dun sa mga nagtatanong po dun sa akin sa Messenger namin, sa YouTube namin, or sa Facebook ko, wala po akong gasinong sweaters. Okay? Ang madami po sa akin is my favorite. Yung Bulik. Okay? Yung pong mga Bulik po natin, later on sa farm, papakita ko sa inyo yung mga, yung old Bulik ko, yung pinanggalingan ng aking mga Bulik, at ang mga pinanggalingan ng po ng aking Bulik, although marami na po akong napagkunan, ano, or tatlong klaseng Bulik lang ang minintain ko dito sa farm. Ang binibreed ko po dito na bloodline ng Bulik is coming from Consihal Denden, from Lobo, Batangas. Nakita ko kasi yung forma nung kanyang Bulik is like of the sweater already. Kasi nilagyan niya na to ng sweaters. Okay? To maintain the color, I had to choose from him yung mga Bulik side of the color ng Bulik. Anyway, ang pinanggalingan po nung pangalawa kong Bulik came from the Junanco Brothers of Cabangalan Negros. Okay? Yun yung pinakauna kong Bulik, actually. Sila yung unang Bulik na dumating dito sa akin. Okay? So, unahin natin ha, from the start. Yung una kong Bulik came from the Junanco Brothers. Na-maintain ko ha. Pangalawa is yung kay Consihal Denden of Lobo, Batangas. And then yung pangatlo ko na mainstay ngayon sa farm is yung na-acquire ko last year sa wife ni Joey Lapid. Okay, ito yung puti na may parang chocolate color Bulik dun sa mga pakpak nila, sa kulok nila, sa likuran nila. Okay, so ito ngayon yung tatlong Bulik na lang na pinaghalo-halo ko. And then came out, talagang straight Bulik lahat sila. Kasi yung F of their color. Okay? Last year, nung nag-breed na po ako ulit ngayon, na nag-mix po ako doon ng mga some of the hatches that I have, and then some of the blacks that I have. Yung isang black came from Congressman Plaza, and then the other black came from Sir Greg Arioso, yung Wingate blacks nila. Okay. Ito yung mga ginagamit ko
Ito yung gagamit, ginagamit ko ngayon dun sa mga local banded ko na WBC, national, ano. So yung mga nakikita nyo mga Bulik ko, most of them are not pure. Hindi sila pure kasi, ewan ko lang po ha, in my opinion, kahit naman siguro dun sa mga originator ng kahit na anong klaseng bloodline in other countries or sa mga breeders, may mga minix na sila dyan. Okay, so I've been starting my own strain of Bulik's. Kasi yung iba kong Bulik, mga almost 5 years na yan, 6 years na yan. Some of them, nagamit na sa mga big events. Some of them, nagamit na sa mga tupadaan lang. Pero, lamang sila sa panalo. For me, lamang sila sa panalo. So, dinidevelop ko pa to para magkaroon ng fighting style na angkop sa labanan ngayon. So anyway, we will go to the farm. After natin mag-ikot dun sa mga farms na gagawin natin for conditioning farm ng mga kaibigan natin, pupunta tayo sa farm. Pakikita ko sa inyo doon yung mga bloodline ko ng Bulik, yung mga ginawa ko ngayon. And para sa akin, yun ang favorite ko kasi. Favorite ko in terms of the color. I have those Kelso that came from Anthony Garcia, and then yung Kelso ni Congressman Plaza na pinag-combine ko, no? And then I also have yung Kelso ni Joey Lapid, of course, the late Joey Lapid, yung Bishop Kelso niya. Yun yung tatlong pinag-combine ko ngayon. Hopefully maganda kasi yung mga ibang nabitaw ko magaganda. Tapos I also have the Roundhead, the crazy Roundhead. That's what Congressman Plaza calls this Roundheads. Ano. Magaling tong mga manok na to and talagang pwede sila for stag. Ayan, magandang hapon ulit sa inyo. Andito na ngayon tayo ngayon sa farm. Papakita ko naman ngayon sa inyo yung mga Bulik natin. Okay, ito yung mga na-produce ko, yung kinukwento ko na may hatch, yung may blacks. So isa to sa mga na nalagyan ko ng mga combination ng mga Bulik sa hatch. Ngayon, dalawang klase yung na-produce natin. One of these is yung dati nating bloodline na nilagyan natin ng hatch. Okay? So, ito, kaya ako naman to nagustuhan. Kasi gumanda lalo yung body structure nila. Ito yung kulay na kinalabasan ng manok na nilagyan namin ng hatch. Yellow legs, tapos nagkaroon ng mga black spots. Tapos, ito nga, yung kulay lang nila ng balahibo, medyo, kumbaga, naging kulay tigre. Ano? Yun yung sinasabi ko. Ito. Yan. Ito is already pre-selected to, para gamitin natin as a brood cock for the next breeding season. Ngayong early bird at saka sa regular season. After nun, siguro pag hindi pa siya naglulugon, dire-diretso lang. As breeding material na siya. As you could see, kung mapapansin nyo, maganda yung pangangatawan nila, yung bone structures nila is makapal, mabigat. Kaya it's good for stags also, it's good for cock season. Ngayon, ito yung combination ng mga bloodlines na nabanggit ko earlier sa inyo na pinanggalingan ng aking bloodline na Bulik. Except ito, wala pa tong dugo nung kay Joey. Ang meron lang nito is yung dalawang Bulik na coming from Jonanco Brothers and yung kay Conceal Denden. Ngayon, yung combination nun, ginawa ko na nilagyan ko sila ng hatch at saka black. Ito, isa sa mga bloodline na may hatch. Yan. Selected na siya for broodstag. Ngayon, itong isa naman na papakita ko sa inyo, ito naman is a combination of the three also. The three bloodlines. Yung kay Conceal Denden and yung sa Jonanco Brothers. Pagkatapos nilagyan ko sila nung Bulik na galing kay Joey. Okay, so medyo, it's still the same Bulik, no? Pero yung feathering nila, naging iba. Naging kagayas, kamukha sila nung tatay nila. Eto. Ito ngayon yung Bulik na lumabas sa akin. Original one is almost looks the same. The same bloodline.
ang naiba lang dito yung kulay nila. Pero yung structure nung buong kaha nila, yung katawan, yung buto, nandoon pa rin. Ang napansin ko lang naman, medyo naiba lang yung ano nila, naiba yung fighting style. Palagay ko, or based on our sparring, nakikita ko sila, medyo naging mautak sila sa pagdating sa labanan. So, hopefully, kasi ngayon ko lang to na magagamit, eh, no? Hopefully, yung mga batches na may nakakuha sa akin na WPC banded, eh, matesting nila ngayon sa WPC if it's going to be worth it na ilaban sila sa stag. Now, kung hindi, syempre, sa susunod na season, or this breeding season, babaguhin natin sila. Ilalagay natin sila sa adjustment kung saan yung fighting style na ginagamit natin for breeding is magagamit for labanan ngayon. Okay, yung labanan kasi ngayon iba-iba eh. So ito yung unang offspring. Ito, original na anak to, F1. Original to na first combination. So as you can see, mas lighter yung brown pala nila, no? Mas lighter yung pagiging bulik nila. Nung third generation, which is yung kanina kong hinawakan, mas naging mabuhay yung pagiging bulik nila dun sa brown. Ito, napakaganda ng buto na ito, napakaganda ng cutting na ito. Ito yung mga ginagamit nating brood stag. Oh, ngayon broodcock na siya. Okay. Going back. So yung ito yung mga personal ko, or ito yung masasabi ko na akin, yung mga bloodline ko kasi gusto ko yung kulay ng bulik. Okay. The fighting style, I think, para sa akin, ang tingin ko diyan, iba-iba yung fighting style ng bulik. Kagaya nung dinagdag ko yung nilagay ko yung bulik ni Joey, medyo nawala yung pagiging rusher nila. Pero nandun pa rin yung power punch nila, yung simpleng paa nila nag-extend. Yung fighting style, nagkaroon siya ng konting wave. Pero compared dun sa isa kong bulik, yung pinakita ko sa inyong earlier, yon, it was designed para sa WPC. Which is... pag binitawan mo, dapat nandun na kagad sila. Pero hindi pa natin alam kung it will be, kung magaganda talaga, kung magaganda yung winning percentage nila, kung mataas ang winning capability nila. So nandun pa rin tayo sa stage na pinag-aaralan natin itong mga to. Although, yung mga nauna ko ng mga bulik 2 years ago na na-produce, maganda yung mga naging resulta nila from my buyers. Kasi hindi ako masyado naglalaban eh. Tapos nagkaroon ng pandemic, hindi ko na ilaban yung mga manok ko. So, nangyari, pinadala ko to sa mga buyers ko, yung mga kaibigan natin, yung mga bully ko. Okay yung mga naging resulta sa kanila, mataas yung percentage. Pero ngayon na meron silang halo na ibang bloodline, hindi ko na sila masabi. So ngayon, ito naman yung papakita ko sa inyo na sinasabi ko na ginagawang ko na Kelso. So basically itong Kelso na to came from Congressman EP Plaza from EP Roosterville. Yung broodcock na ito came from them, and then yung pullets naman iba, galing naman kay Joey. So ito naman yung Kelso. Hindi pa siguro ito yung mismong gustong gusto ng mga tao for commercial breeding, ano. Pero basically, ito kinuha ko because of the fighting style na nakita ko. Okay, tested na sila sa mga big events, yung mga labanan, yung fighting style na kailangan nila. Ito yung binubuo ko. Pero commercially, hindi pa to yung gustong gusto talaga ng commercial. Pero, nandun na yung sinasabi ko na medyo light yung pulok nila.
or yellow legs, tapos pula, white streamer, yan. Yan yung mga commercial type of breeding, breeding materials. Pero ito, hindi siya yung sweater talaga. Okay? Ang gusto kasi ng mga tao ngayon is yung tinatawag na sweater looking, which we still don't know if there are really pure sweater. Kaya nga tinawag na looking eh, dahil looking lang. Okay? So, yung susunod naman natin, na bloodline, which is yun yung sinakwento ko sa inyo earlier na ng mga sweaters na combine. Ito naman, ito yung combination nung galing kay Sir JC Dimafelix. And of course, again, yung broodcock naman came from Joey Lapid. Ano? We'll show you yung bloodline nila. Kasi yung kay Joey was an old possum. And then, same goes with yung kay Sir JC. An old possum also. Na babae naman yung kinuha ko sa kanya. Babae naman yun. So, yung kay Sir Joey Lapid is yung old Carol bloodline niya ng mga possum. Ano? And then, yung kay Sir JC naman came from Nene Abelio. So, nung binrid ko to, same possum, light hackle sila. Light, pero yung lumabas sa akin is a little bit darker. Darker yung pagka-hackle nila. Tapos, ayan, white streamer. Medyo mas dark din yung mga balahibo nila sa likod. Tapos, yellow legs. Ayan. Ito naman ngayon yung sweater ko. So, basically, hindi pa rin to yung mga sweater na sweater looking na hinahanap ng mga namimili or yung mga commercial breeder. Kasi, ang hinahanap talaga ngayon is yung lighter talaga yung pulok nila, lighter yung balahibo, white streamer, at saka yellow legs. So, sa akin, hindi ako masyadong... Sa pagbibreed ko kasi, it's not particularly with the looks. Tulad na itong possum na ito, napakahirap na ito i-breed. Out of dun sa mga magkakapatid, sa tryo na nakuha ko, binreed ko, ilan lang ito na lalaki, pagkatapos yung babae, ilan lang din. So, sa ngayon, not for sale pa sila. Titingnan natin ha. Kasi, kaya ako nagustuhan naman din yung possum. Kasi, yung possum, hindi sila masyadong flashy when it comes with their feisting style. Hindi kagaya ng mga sweater na hinahanap ng karamihan is yung matangkad, pongkan na pongkan, fighting style nila, maraming pumaa. Possum as I know, dahil sa mga kwento sa akin ni Sir JC, ni Joey, ni Sir Rodel, mga guys from Bacolod, their possum is simple fighter that can cut well. Yun yung hinahanap ko sa kanila. Pag hinawakan mo rin kasi yung possum, hindi rin sila ganun ka malaking build na sinasabi ng iba na makapal ang buto, magandang balikat. Ang possum hindi masyado ganun. They're not as perfect as the other kinds of sweaters. Ika nga, yung mga commercial type of sweaters. So, ako, I stick to the old lines na to para nandun pa rin yung old fighting style na hinahanap ko na simple lang silang pumatay. Hindi sila flashy. And sabi ko nga sa vlog ko earlier that I'm not really a sweater man. So, hindi ko masyado aral masyado tong mga sweaters. As you can see, mas mahilig nga ako sa Bulik sa off colors. No? Pero, ang importante sa akin yung stance ng manok. The stance which pag tinignan mo yung manok, masasabi mo kagad na ito, mamamalo to, ito, magaling tong pumatay. Yun yung preferred ko muna. Basically, pagka pumunta ka naman sa farm, yun muna ang una mong titignan, di ba? Titignan mo kung paano sila tumayo, titignan mo yung mga paa nila, tingnan mo paano maglakad sila, before mo hipuin. Before mo titignan, minsan ang ganda ng manok, pero pag hinihipo mo, hindi nyo gusto yung balikat, hindi nyo gusto yung buto, hindi nyo gusto yung body structures nila, pero napakagwapong manok. So, para sa akin,
Para sa akin, it doesn't matter kung anong klaseng bloodline ito. Kasi sa uri ng labanan natin ngayon, sa sistema na nangyayari ngayon, sa bilis ng transition, hindi na naman masyado tinatanong kung ano masyado yung bloodline. Eh, no? So, ito yung isa na tingin ko na most popular color, no? Yung lighter hackle siya. Ayan. Lighter hackle siya. Maraming streamers ng puti. Yellow legs. Ayan, pulang-pula yung muta. Tapos, yung palong. Maliit yung ulo. Basically, this bloodline, kasi ito, ano to eh, it's still an old family of the left nose family ni Joey, no? So, tingin ko ito yung mga bloodlines na mga gustong-gusto ng mga karamihan. Although, kagaya nga nung sinabi ko sa inyo, yung hipo nila yung sa pagdating sa balikat, hindi sila ganun ka built na buka, ganun. Pero simple fighter that they are. They kill well, they kill fast. Yun yung pinaka-importante sa lahat dun. And yun yung mga nakikita kong mga attributes na kung bakit ko nagustuhan din yung kay Joey. Plus, ang tagal na niyang hawak tong mga bloodline na to. Si Joey hindi naman magmamanok yan ng hindi niya, kung eka nga, hindi niya siya magmamanok ng matagal kung hindi niya to na-test. Hindi nga lang nagkasakit si Joey, talagang tingin ko marami pang pahihirapan yung tao nun up until now. Sigurado ako ron. So, yun. Going back, dun sa aking sinasabi, ganito yung itsura ng mga commercial type. So, titingnan natin kung papasok siya sa fighting style. Eventually, pagka okay siya, marami siyang maganda naging ano, ibibreed pa natin siya. Later on, pakikita ako sa inyo kung paano sila tumayo, kaya ako sila napili. Yun lang naman yung para sa akin, ano, pero most of my production last year, this year, will be based on dun sa mga bulik ko. O yun, nalaman nyo na yung combination ng bulik ko, no? It's up to you also. Ganun din yun sa breeding nyo. Pero, lagi nyong susundin what's in your heart. Yun lang yung masasuggest ko, no? Wag po tayo magpadala sa magpapadala because of the trending. Dapat yung breed mo, kung ano yung gusto mo. Kung ano yung gusto mo makikita mo sa farm mo. Eh, una-una, ikaw yung nag-breed niyan, ikaw yung nag-alaga niyan. Kaya, mas maganda yung kung ano talaga yung magpapasaya ng puso mo. Diba? Kung commercial breeder ka, you have to think kung ano talaga yung kailangan mo mag-demand. Hindi porket nag-champion si ganito, it will do also the same for you. Kailangan mag-create ka ng sarili mo. Yan yung sinabi sa akin ng kaibigan ko. Si Jojo Gatlabayan. Sinabi niya sa akin, you have to create your own. Hindi ka pwedeng dahil trending or makikiride on sa scat na pangalan. Dito sa larangan ng sports na pinili natin na sabong, kailangan you build your dream, you build your own footstep, you build your own path, you build your name by not talking too much, by not saying too much. Kasi at the end niyan, yung rueda magde-decide niyan sa atin. Yung rueda kung saan yung huling laban ng manok mo. Yung manok mo magsasalita for you. Huwag tayong, yes, nakuha natin to, nakuha natin tong bloodline from this person, from this breeding. At the end of the day, let the chicken do the talking for you. Again, maraming salamat po sa lahat po na sumusuporta sa Philippine Gamefowl TV. We also have updates dun sa Facebook channel, sa Facebook page namin, Philippine Gamefowl TV. Sa susunod po ng mga episode, pakikita namin yung kung paano kami mag-breeding.
reading style, brooding style, yung mga susunod na mga episodes namin. And shout out syempre sa Thunderbird, non-stop support talaga yan sa amin. Whether nagkaroon ng pandemic o wala, talaga nandiyan ang Thunderbird for us. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. And especially, special mention ko, Ampi Tari Shop with Kuya Angelo Bahia. Kung kailangan nyo ng tari, order kayo dyan kay Kuya Angelo. Subuk ko, sumubuk nung aking partner na si Engineer Sunny Magtibay. Again, this is Chris Gonzalez. Have a great day po mga kasabong. Yan, mga kasabong. Paano yung isang question na natanong sa akin is karamihan, magbibreed pa ba ako o hindi na? Para ngayong season na to. Sa akin, dahil I'm based in Luzon, nandito yung labanan, most of the labanan, ha? Kailangan ko mag-breed kahit konti. Hindi ko may full blast dahil I only can breed kung as much as yung capable ng farm. Ayoko na kasi yung nangyari sa akin before, dami kong binreed. Wala naman ako mapaglagyan. Tapos bigla nagkaroon ng pandemic. So, ngayon magbibreed tayo, konti lang. Sapat lang for personal at saka konting benta. Pero yun na nga eh. Hindi pwedeng basta parami na lang. So ngayon, yun muna, konting breeding lang.